is given, the Lord has taken away them. Blessed be the name of the Lord. Nawa sa ating mga puso, in our heart of hearts, matagpuan po natin ang ating mga sarili na laging nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Dahil lahat ng mabuti ay dahil sa biyaya. Amen. Amen. Praise God. Third. Tapos na po ako after nito. The best things are yet to come. Diba? Parang piling mo, nawalan ka naman masyado. Ay, Exhibit C, si Paul. Si Paul, kilala po natin si Paul. Okay. The greatest apostle post-resurrection. Kasi hindi siya kasamahan doon sa original 12, eh. Di ko ba? In fact, persecutor siya ni Jesus. Di ba? Kaya nga yung conversion niya, sabi niya, Saul, Saul, who are you, Lord? Di ba? Doon sa, ano, sa road of Damascus, na-encounter niya sa Lord, si Lord in a light. Di ba? Sabi niya doon, who are you? It is Christ, Jesus, whom you are persecuting. Di ba? So, nakita natin na si Paul, bagamat hindi siya kasama doon sa original 12, he became the greatest apostle post-resurrection. Diba, makikita niyo po dito sa 2 Corinthians 12:9. Dito yung kwento na si Paul, nabanggit yung thorn in the flesh niya. Imagine niyo si Paul na po ito, the greatest apostle post-resurrection, ha? Nananalangin siya sa Panginoon na tanggalin sa kanya yung thorn in the flesh niya 3 times a day. Oh, gaano tayo magdasal sa Panginoon para sa isang panalangin? Si Paul, he had this thorn in the flesh. Actually, hindi mentioned sa Bible, so it's not right to assume kung ano iyon. Pero may nabasa lang po ako na sabi, whether it's, mag-speculate na lang po tayo, why? Ay, parang naglilimp siya, naglilimp daw si Paul. Eh, hindi ba siya ay missionaryo? So, he's going from places to one place to another. So, medyo mahirap nga namang mag-missionaryo ng URP lang. You're limping or something like that. That's why 3 times a day, he was praying unto God to take it out. Lord, take this thorn in the flesh. 3 times a day. Imagine nyo kung gaano kasakit yun. Diba? Yung misang masaktan ka, eh baka ipag-pray mo ng once. Diba? Pero yung araw-araw ng buhay mo, 3 times a day, ipinapanalangin mong tanggalin sa'yo, baka napakasakit. Pero, sinabi ba ni Lord na, right now, I declare you are healed, Paul. Eh, ganun ba? May ganun drama bang nangyari? Wala, di ba? Ano ang sinabi ng Diyos sa kanya? My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Amen. Because Paul was a very, very effective and powerful apostle. Kailangan niyang maging human. Before this verse, nakalagay po doon na to keep him from puffing up, to keep him humble, he had this thorn in the flesh. So ang dulong kita pa rin ng Diyos ay, Paul, that thorn in the flesh is for your good. It may hurt, but it's for your good. Amen. Gaano po sa atin, ang may mga masasakit, may mga dinadalang masasakit, pero ang dulo, sabi ni Lord, just be faithful, just be patient, for my grace is sufficient. The Lord's grace is ever sufficient. Amen? Amen. Just be faithful. In fact, nung nakakulong na si Paul, nakakulong na siya nito, ah, he was in prison. At yung pong prison po noon, hindi kamukha ng prison na nakikita. Lalo na siguro dito, na di-aircon pa, may kanya-kanyang urinal, and this and that, diba? Yung prison noon, lupa, diba? And then, May special case pa si Paul, eh. Kakaiba yung treatment sa kanya, eh. He was really being harassed and persecuted, even in prison. Pero sabi na dito, oh, what has happened to me served to advance the gospel. My imprisonment is for Christ. Napakaganda po yata ang perspektibo sa buhay. Saan man tayo malugar,
whether it's in prison, diba? Whether it's in the palace, we'll have the same words to say to Christ. It is for my Christ. Amen. It is for my Christ. It is for my Christ. Amen, amen po. Palakpakan niya po natin ang Panginoon sa buhay nito. Salamat po, Panginoon. All things including imprisonments, work for our good and for God's glory. Romans 8. Okay? And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among the many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. Every single thing. Tandaan po natin. Next slide. Please. Brothers and sisters, every single thing that is happening to you is moving you toward Christ. Amen. Good or bad? Tatlong bagay po. God makes everything work together to conform us to the image of Christ the Son. Okay? Next, to convert our relationship with Him as a son and as a daughter. Diba? He is the firstborn. And so we are brothers and sisters, co-heirs with Christ. And lastly, God makes everything work together to reveal Christ in us for His glory. Next slide. There is a purpose to suffering, and if faced rightly, it can drive us like a nail deep into the love of God and into more stability and spiritual power that you can imagine. It can drive us like a nail deep into the love of God and into more stability and spiritual power than you can imagine. Okay? Romans 8:37. In all things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. Tatlong bagay po, and I close. Baka sabihin natin parang madali lang. Ang ganda kasi ng mga pangako eh, di ba? Number one, yung the bad can be turned around for good. Number two, yung the good in us, we cannot lose it. Yung pangatlo, ano? The best is yet to come. Eto po. Next slide po. Okay. So, as you hope in the Lord, anong gagawin natin? When you are in this situation, when you are in a situation na you are feeling like you are Job or you are Paul, di ba? Or you are Joseph, what are you gonna do? First, you go to God's Word. Okay? Bakit? John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, okay? And the Word became flesh and dwelt among us. Wala po tayong, bakit si Paul na-endure niya lahat? Because meron siyang binapanghawakang Word of God. It is the gospel. Diba? It is through my imprisonment that the gospel was shed abroad or was shared across Asia. Sa madaling salita, kapag alam natin ang salita ng Diyos, kilala din natin ang Diyos. There is no other way of knowing God apart from His Word. Kung nagtataka kayo, ba't hindi nyo kilala ang Diyos bukod sa King of Kings, Lord of Lords, Almighty God, Emmanuel? Pakibuksan po yung mga Biblia ninyo. Makikita nyo po doon, mas makikilala nyo po siya sa mas malalim pang kaparaanan. Dahil, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. God and His Word, they are one. If you want to know God, you have to read the Bible. You have to go to the Word of God. Dahil, natatandaan niyo po, even Jesus, when He was tempted by Satan in Matthew 4, He referred Satan back to the Word of God. Satan, it is written. Diba? Ngayon, kung hindi natin alam kung sino ang Diyos, kung hindi natin kilala ang Diyos at hindi natin alam ang kanyang mga pangako, anong paghuhugutan natin? Saan natin isasalig ang ating mga pananampalataya?
Di po ba? Paano tayo makakatulad ni Daniel na kayang tumayo sa gitna ng mga leyon? Tama po? Paano tayo magiging Shadrach, Meshach, Abednego na itatapon sa pugon? Pero hindi. Masusunod. Sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, our God is able to save us. But then, even if He doesn't save us, ganda, di ba? Alam kong kaya kaming isa. Iligtas ng Diyos, ganun pa man. Hindi naman kami iligtas sa pugon. Hindi kami lulugod sa iyong Diyos. I mean, that is because they know their God. Amen. Yung sinabi nilang gayong pa man, piling ko pandrama na lang yun eh. Kasi alam naman nilang iligtas sila ng Diyos. Sorry po, please. So what I'm saying is, it's because they knew their God. They knew their God. I knew my God would provide when I read that Romans 32 verse. When I read Romans 8:32 verse, that God did not spare His own Son, but gave Him up for us all, having not therefore together with Him graciously give us all things, alam ko na kayang magpadala ng Diyos. Amen. Na magpapala para kami makakain ng araw na yun. Amen. Amen po. You go back to God's Word. And then, you do not just go back to God's Word, you obey God's Word. James 1:22. Be ye not just hearers of the word, but doers of the word. It's one thing to hear the word, and it's another to do it. Amen? Amen. You have to obey what the Lord says in His word. Okay? That's why you pray. You go to God in prayer. You seek His counsel. Diba? Ba't tayo ganun eh? Pag may nangyayari sa atin, uunahin natin, Sister, pag-pray mo nga ako kasi may nangyayari ganito. Diba? Parang nauna tayong makapag-chat sa mga kaibigan natin dahil sa nangyari sa buhay natin bago natin naisip, ay teka, pwede ko pala itong ipanalangin sa Diyos. Naintindihan niyo po ako. Amen. Don't make God an option. Make Him your number one priority. Amen. Make Him your priority. Always turn back to God. Amen. Amen, amen po. Kaya tayo hilong-talilong pagka may mga, kapag yung normal natin, kapag yung nakasanayan natin, biglang na-disrupt ng konti, parang window na tayo, hindi natin alam ang gagawin natin. Window, diba? Di po ba? But what does the word of the Lord say? Na siya, he whose heart, whose faith, whose hope is in the Lord, they will never be troubled. Kasi kilala nila kung sino yung pinagtitiwalaan nila, hindi po ba? Yung mga disipulo nung dumating yung bagyo, 'di ba? They anong tawag sa kanila? Expert fishermen. Nung dumating yung dilubyo, kandara pa kay Jesus, bakit ka natutulog? Lulubog na tayo. 'Di ba? Jesus peaceful na peaceful because He knew Himself. Amen. Sabi ni Jesus, hindi ako sa bangka, sa lunod mamamatay. Sa cross ako mamamatay. Naintindihan niyo po ba ako? So, alam niya kung sino siya. Alam niya ang dulo. The wind will answer to Him and respond to Him. Sabi lang niyo, wind, be silent. Be still. At wala na. Tapos na ang laban. Diba? Ano po ang sabi? Greater is He who is in us than He who is in the world. So bago po tayong mag-turn to our neighbors, mag-turn for help sa kung kani-kaninong tao, go back to God, to His Word, okay? Do what His Word says. There's no other way. And third, magtapong God yan eh, no? You hope in the Lord our God. You delight in the Lord. Alam na po natin yan, Psalm 37 verse 4. Favorite natin yan, di ba? Delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Okay? Pero, ang caveat po dito sa delight in the Lord and He will give you the desires of your heart, okay? Yung desire. Make sure that desire is desiring God. Amen. Ulitin ko po ah. Para mag-sink in. Delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Make sure that desire is desiring God. Amen. Amen. Lakpakan niya po natin. Ang Panginoon, and I end with this. The blessed assurance of God's goodness is this. All things, the good and the bad, work together.